kapayapaan ng Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, ngayon po ay araw po ng Biyernes. alas 9 po ng gabi. May 26 na po, 2023. Sa kalooban po ng ating mahal na Panginoon Diyos, tayo pong muli ay magkita-kita at magsama-sama at magbalitaan po ng mga magagandang balita po na nakasulat sa Biblia. Ayan. Ayusin ko lang muna ang isa pang ating binabasa. Okay. Sige. Ayan. Muli po, magandang gabi sa lahat ng mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Tayo ho ngayon ay Biyernes po, ano ho? At noong nakaraang araw po, noong Miyerkules, hindi ho tayo nakapag-live broadcast dahil tayo po ay hindi pinahintulutan ng Panginoon. Meron tayong ubo at alagnat. At hinihingal po ako kapag ako po ay nagbabasa ng Biblia. Ayan. At siyempre, sa araw na ito, pinagkalooban tayong muli ng ating mahal na Panginoon Diyos, ating mahal na Panginoong Isus, na tayo po ay makapagbalita muli ng magagandang balita po na nakasulat sa Biblia. At siyempre, ang palagian po nating sinasabi, hindi ho tayo nagtatayo ng relihiyon. Ayan, inuulit ko lang po, hindi po ito relihiyon. At hindi tayo nagtatayo ng relihiyon. Ayan. Dahil meron na pong relihiyon sa Biblia. Ayan. Ang kulit nitong mga pastor sa ating panahon. Talagang ipinaglalaban nila yung kanilang relihiyon, yung kanilang iglesia. Ayan. Away-away naman sila. Andyan po si Brian Miguel. Ayan. Magandang gabi po, kapatid. Kapwa ho natin niyang Kristiyano. At siyempre, sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan, mag-message lamang po ang mga nandyan para kayo po ay ma-acknowledge po, ma-shoutout dito po sa programa at kayo po ay madikitan ng tinatawag po ng mga kapwa Kristiyano. Ayan. At syempre, ang ating pong paksa mamaya ay tungkol po ito sa bautismo sa ilog ng Jordan. Ayan. Kung bakit nagpabautismo ang ating mahal na Panginoong Hesus kay Juan Bautista sa ilog ng Jordan. At bakit ilog ng Jordan? Ano-ano po ang mga dapat nating maintindihan at maibalita dyan na bakit po nagpabautismo si Jesus Christ sa tubig? At bakit ilog ng Jordan? Ayan, maya-maya po, atin pong sasagutin yan sa pahintulot pa rin po ng ating mahal na Panginoon Diyos. Ayan, ulitin ho natin, hindi ho tayo nagtatayo ng relihiyon. Natural, pag walang relihiyon, hindi ho tayo nagsasagawa ng paglublub sa tubig. Hindi tayo nagbabautismo. Mayroon na hong relihiyon na nakasulat sa Biblia. Walang iba kundi ang iglesia po ng Panginoon Diyos. Ayan. At hindi na ho maaari pang magtayo ng kung ano pa pong mga reliyon. Dahil meron na nga pong naka-establish eh. Ayan. Nakasulat po yan mga kapatid sa Biblia. Ito po, basahin natin ang nakasulat po sa Unang Korinto. Ayan, 3. At ang talata po ay 11. Ito po ang nakasulat. Sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. Ayan. Andyan din po si Sis Marie ng Japan. Magandang gabi po. Kapwa ho natin yung Kristiyano. At syempre ho, sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan.
Welcome po sa programang Mga Tinig sa Ilang, Bible News Now. Ayan. Ayan. Teka muna. Meron na pong relihiyon. Andiyan din po si Brother Noel Ferguson. Ayan, unti-unti na pong napapasukan ang ating mga kapatid at ang ating mga kapwa Kristiyano. Kapwa rin po natin yung Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Meron na pong naitayong relihiyon noon pa man. Walang iba kundi ang relihiyon po, ang iglesia po ng Panginoon Diyos. Kung meron man pong relihiyon na nagtatayo sa ating panahon, aba, eh ano pong mangyayari dyan? O ito pong kasunod na sinasabi ng talata. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Meron namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginagawa ng bawat isa. Ayan, kung itinayo tayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Ayan. Ibig sabihin, susubukan pa yan kung yan ay hindi masusunog. Yan po, wala na, ang sabi po ng Biblia, wala nang relihiyon. Hindi na dapat magtayo ng pundasyon pa. Kasi may nakatayo na eh. Maliwanag po ang sinabi ng Apostol Pablo. Bakit? Kasi nga po, nagkakaroon nga po ng pagkabahabahagi itong mga iglesia po na nasa Corinto, mga original po yan, ha? Mga first Christian, ano ho? Sila po ay mga totoong relihiyon, totoong iglesia. Kaya lang, ang nangyari, nagkakanya-kanya nga sila. Ayan, ito po ang nakasulat sa uno, ng unang Korinto pa rin to, pa rin ang ating babasahin. Ayan, sabi dito sa Gis, unang Korinto 1 Gis, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo. At huwag magkabahabahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya, sapagkat ibinabalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Ito ang tinutukoy ko, may nagsasabing kay Pablo ako, may nagsasabi namang ako'y kay Apollos, may iba na iba pa rin nagsasabi ako'y kay Pedro, kay Pedro ako, at may iba namang nagsasabi ako'y kay Kristo. Ayan. Ibig sabihin, nagkabahabahagi na ho eh. Apat na pangkat, kaya Apollos, kay Pedro, kay Pablo, kay Jesus Christ. Ano na nga, nagkabahabahagi na sila. Kaya ang pakiusap ni Apostol Pablo, magkaisa. Ayan. Wala na daw pwedeng itayo pa, hindi na pwedeng magtayo. Wala nang relihiyon na itayo-tayo ang tao. Kaya yan ang binabalita natin, sa ating panahon, meron ng relihiyon na nakatayo. Walang iba po ang iglesia po ng Panginoon Diyos, ang iglesia ng Diyos. Ayan, si Jesus Christ po ang pastor doon. Hello! Nandiyan po si ang aking mahal na anak, si Bibilin. Ayan, si Brother Enteng Sayote. At siyempre si Brother Chandler po, Rodriguez ng Hong Kong. Sila po ay mga kapwa. Ba, si Brother Epipanyo Castillo, nandiyan din po. Sila po ay mga kapwa nating Kristiyano at sa lahat po ng kanilang mahal sa buhay. Kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ulitin ko lang po, ang ating paksa mamaya ay kung bakit nabautismuhan si Jesus Christ sa tubig. Bakit siya nabautismuhan sa tubig? At bakit ilog ng Jordan? Ano ba ang dapat nating maintindi at malaman tungkol dyan? Bakit siya nabautismuhan? Bakit siya binautismuhan ni Juan Bautista? At bakit din siya pinigilan ni Juan Bautista? Ayan, yun po yung mga katanungan na dapat nating sagutin mamaya. Alam nyo ho, maya-maya ho, pag nasagot natin yan, ewan ko lang kung maiintindihan pa rin itong mga pastor na ito na naglulublob pa rin sa tubig. Pag hindi pa rin nila nakuha ito, ang Panginoon ng Jesus na ang bahala sa kanila. At, yun na nga po, hindi pa nila kilala si Jesus Christ ng lubusan. Ayan, bibig lang ang pero sa wala sa puso nila ang kanilang pananampalataya. Ayan. Yan ang ating pastor, si Jesus Christ, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Ngayon,
bago tayo dumako doon sa ating paksa, ay sumagot muna tayo dito po sa programa ni Pastor Jacob Santos na dati pong tagabasa ng 19 years ng dating daan sa radyo at telebisyon na kanya na ngayon tinutuligsa, nakaparehas din naman niya. Walang pinagkaiba. Hello. Ayan. Napapansin niyo ba? Yung kanya pong kanyang aral, ang kanya pong mali-maling aral na ikinakalat, gulo-gulo na ho eh. May tag-ubwar na rin ho siguro ito. Ayan. Napakagulo ng kanyang aral. Nako. Panoorin niyo po ang kanyang programa. Napakagulo ng kanyang aral. Hindi ngayon malaman kung ano talaga. Kung ano ba talaga. May bautis po ba talaga sa tubig? O talagang hindi na talaga kailangan yan? O kailangan pa yan? Alam nyo ba na meron akong isang taong pinarinig na kasamahan ko sa trabaho yung tungkol sa sinabi niya. Ang sabi niya ganito, kung ikaw ay, kapag ikaw ay sumasampalataya kay Lord Jesus Christ, ikaw ay ligtas na. Yan, correct yun. Pag sumasampalataya ka nga naman kay Jesus Christ, sumasampalataya ka, naniniwala ka kay Jesus Christ eh. Ligtas ka na talaga. Ngayon, kapag ligtas ka na, ipagkakaloob sa'yo ang water baptism. Pinarinig ko pa eh. Paano yun? Ligtas na nga eh. Bakit may water baptism pa? O, kita nyo kalokohang aral, di po ba? Ligtas ka na nga eh. Ha, sumasampalataya ka na kay Jesus Christ. Hello, Pastor Jacob Santos. Sabi ko sa iyo, walang pinagkaiba yung aral mo dun sa dati mong tagapagturo. Parehas lang kayo nun. Ha, wala kayong pinagkaiba. The same na the same din kayo. Kaya, hindi ka makaporma. Ayan, ligtas ka na. Sumasampalataya ka na kay Jesus Christ. Tapos pupunta ka pa kay Juan Bautista, magpapabautismo ka pa sa tubig. Kita mong kalokohang aral mo na yan. Naiintindihan ba itong mga miyembro mo dyan? Ah, mga miyembro dyan sa samahan ni Pastor Jacob Santos at ang mga nagbabalak na lumipat dahil aalis sa ang dating daan, nakikinig sa kanya, kayo ay pagka lumipat kayo o kaya kayo ay nakikinig dyan, wala kayong matututunan kundi pangtsubibo pa rin. Inuuto pa rin kayo kagaya nung dati niyang tagapagturo. O, sa bagay, galing din po ako dyan. Parehas lang po eh. Walang pinagkaiba. Pero ay masasabihin mo na ligtas ka na dahil sumasampalataya kay Jesus Christ, tapos ligtas ka na, pagkakalob sa iyo water baptism. Ayan, baliktad ang nangyari sa mundo nito. Itong pastor na nagpapanggap na may Holy Spirit, kaya hindi lalabas yan sa kanyang para silang aral nila. Tinutuligsa niya ang kanyang dating tagapagturo, ang dating niyang reliyon na pinanggalingan. Parehas lang sila. Ayan, mga kapatid at mga kahapwa Kristiyano. Ayan. O ngayon, ano pa po ang isa natin dapat maintindihan? Siya po ay binigyan natin ng assignment. At yung assignment natin, yung ginamit po niya kasi ang nagdagdag siya ng salita. Basahin nga uli natin ang gawa 8 at 12 para ho ma-recall lang tayo. Kasi sumagot na siya sa ating assignment. Tungkol po sa Lucas 12:50, tungkol po doon sa bautismo. Ayan. Dito po sa isang salin po ng Tagalog, sa King James Version po na Tinagalog. Ano ho? 12. Ayan. 8:12. Ito pong nakasulat. Datapwat nang magsipaniwala sila kay Pilipe na nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Hesukristo ay nangabautismuan ang mga lalaki at babae. Ayan. Ibig sabihin, nung inaral po ni Pilipe doon sa mga Samaritano, yung tungkol po kay Jesus Christ, nangabautismuan ang mga lalaki at babae. O ngayon, dito po sa talata na binanggit,
Ginawang English po ito eh. Sinalin po niya sa English. Ayan. Sa King James Version na English. Okay, tapos ang bautismo diyan na binabanggit, recall lang tayo, recall. O, balik lang tayo, balik tanaw. Ano ho? Eh, ang bautismo diyan, pagka in English nga naman, eh, ayan po ay baptized. Bautismo sa Tagalog, English naman, baptized. Kapag ka i-translate naman sa Greek word, oy, Pastor Jacob Santos, makinig ka mabuti. Ayan, Greek word, baptizo. Ayan, na ang ibig sabihin, immersion. Ilublob sa maraming tubig. Ayan. Okay. Sa madaling sabi, naniniwala siya na ang bautismo na ginamit dito ni Pilipe sa mga taga-Samaria ay tubig. Yan ang kanyang aral, tubig. Nung wala naman tayong mababasang tubig. O ngayon, nagbigay tayo ng assignment para maintindihan na lahat. Andiyan po si Brother Manolito Fajardo, kapwa ho natin niyang Kristiyano. At siyempre sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, welcome po, kapatid na Manolito Fajardo. Ayan. Nagbigay tayo ng assignment na yung Lucas 12:50 ba? Ayan, yan ba ay tubig? Okay, basahin natin uli ang nakasulat po sa Biblia, sa Lucas. Ayan. Ito po ang nakasulat sa Magandang Balita Biblia po. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Yung question natin dyan ay bautismo din. The same din po yung yung spelling. Pagkakaspelled. The same din. Kaya ang question natin, yan ba ay tubig? Yan ang ating assignment sa kanya. Nandyan po si Brother Oscar Vargas. At nandyan din po si Sis Opie dyan sa Makati. Mga kapwa ho natin Kristiyano yan at sa lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, ito na. Nagbigay tayo ng assignment kung yan ba'y tubig. Kasi, ginamit po niya, dinagdagan po niya ng salita, ang salita po ng Panginoon Diyos, dinagdagan niya ng tubig. Doon po sa binasa natin kanina, sa Gawa 8:12, na nangabautismuan ang mga lalaki at babae. Nagtanong tayo, ilan ba ang bautismo na nakasulat sa Biblia? Siyempre, dalawa. Kay Juan Bautista, tubig. Kay Jesus Christ, Espiritu Santo. Ayan. Ngayon, sinagot niya na yung ating assignment sa kanya kung ano ba ang ibig sabihin niyan. Aba, ginawan po niya ng ano? Ginawan niya ng paksa. Ayan. Dito siya ngayon na wendang. Gumagawa siya ng paraan ngayon kung paano niya mahilot. Ayan, pinindigan niya na hindi yan tubig. Oh, ayan. Ayan. Pastor Jacob Santos. Ha? Nagpapanggap ka na may Holy Spirit. Ikaw ay nagpapanggap na sugo. Ayan. Ang dati mong tagapagturo sa ang dating daan, sugo din ang tawag. Parehas lang kayong dalawa. Walang pinagkaiba. Ganon ka rin. O ngayon, yun na nga, Lucas 12:50, hindi daw tubig. Kasi nauna na raw yung tubig. Tinan nyo po ah, tinan nyo mga magic niya, you can do magic na naman niya. Hindi na raw siya lalayo, sa Lucas pa rin daw sa 3. Ayan, may binasa sa Lucas eh, basahin natin mga kapatid. Ayan, ito po ang ating mababasa. Ayan. Nang nabautismuan po si Jesus Christ. Sa 7 po tayo natin simulan.
37 po ng Lucas. Kaya't sinabi ni Juan sa maraming taong lumapit sa kanya upang magpabautismo, yan, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa puot na darating? Gusto kasi magpabautismo, ito pong mga tumutulig sa kanya, ano ho? Ngayon, ito kasi, nabautismuan dito si Jesus Christ. Ayan. Sa 21 po, nang mabautismuan na ni Juan ang mga tao, binautismuan din niya si Jesus. Habang nananalangin, si Jesus nabuksan ang langit at buwaba sa kanya ang Espiritu Santo. Saan yung kalapati? Isang tinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ayan. Nauna na raw po kasi ang bautismo sa tubig kay Jesus Christ. Ba, dinadaan-dahan pa niya. Ang akala siguro niya, makakaligtas siya. Nauna na raw po kasi ang bautismo sa tubig. Ayan. Kaya may isang bautismo. May isang bautismo na dapat kong danasin. Aba, edi ginulugulo niya yung masyado yung ano, yung kanyang mga, inuuto niya masyado yung kanyang mga tagapakinig. Hindi naman nakakaintindi. Hindi naiintindihan ng kanyang mga listeners, ang kanyang mga pinagsasabi. Ayan. Ngayon, nagtanong tayo kung yan ba ay ang bautismo na binabanggit ni Jesus Christ dyan ay tubig ba yan? So, ang sagot niya, hindi. Okay. Sabi ko nga ho nung nakaraan, wala siyang maisasagot dyan na hindi siya papalpak. Sumagot man siya na hindi tubig, sabit pa rin siya. Sumagot man siya na tubig, sabit pa rin siya. O ngayon, ang sinagot po niya ay hindi tubig. Yan. Kasi isang bautismo, hindi raw tubig yon. So tama naman, hindi naman talaga tubig yan. Eh kaya lang, hindi pala tubig yan, eh bakit nilagyan mo ng tubig? Ang Luka ang gawa 8:12. Hindi mo ba nababasa, Pastor Jacob Santos, ang binabanggit ni Jesus Christ? Isang bautismo. Ayan, hindi mo na iintindihan ang mga pinagsasabi mo. Isang bautismo ang nakalagay dyan. Datapat mo isang bautismo ako na dapat kong danasin. Nandiyan si Brother Michael Bambitoy. Nandiyan na rin po, kapwa ho natin yung Kristiyano. Ayan, sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay. May binabanggit po isa, hindi po dalawa, isang bautismo. Ayan. O ngayon, sinasabi natin na noong nagbautismo po si Pilipe sa mga taga-Samaria, nagbautismo po siya, lalaki at babae, sinasabi natin na hindi siya gumamit ng tubig. Kasi wala namang nakasulat na tubig. Eh ano pong bautismo ang ginamit ni Juan ni Pilipe? Natural, pangalan ni Jesus Christ, yun nga po isang bautismo. Isa na lang. Hindi na dalawa. Ay, nako, kalokohan mo talaga, Pastor Jacob Santos ka. O ngayon, ano tawag sa'yo? Kapag ka ganyan na nagdadagdag kayo ng salita ng Panginoon Diyos, o ito po, sa kawikaan, ito po, dapat sa inyo. Ha, mga pastor? Yan, 35 hanggang 6, ito po ang nakasulat. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang Kanyang salita sapagkat pagsasabihan Kanya bilang isang sinungaling. O, kita mo? Maliwanag na maliwanag, Pastoy Jacob Santos, na nagpapanggap na may Holy Spirit at sugo. Maliwanag na maliwanag at klarado na hindi ka natatakot sa Diyos. Bakit? Nagdadagdag ka ng salita eh. Ang liwaliwanag ng sinabi ng ni Dr. Lucas, sa pamamagitan po ni Dr. Lucas, sinabi ni Jesus Christ, may isang bautismo ako na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Ano ba yung bautismo na yon na tinutukoy ni Jesus Christ? Ayun na rin po, may sinabi si Jesus Christ. Dito rin po sa Marcos. Ayan, Jesus. Ayan. 38 hanggang 39, ito po ang nakasulat. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, yung dalawang magkapatid po, si Juan at saka si Santiago,
Gustong humingi po ng pabor eh. Upo sa kaliwa, upo sa kanan. So ito sabi, ito po sagot ni Jesus Christ. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, hindi nyo nalalaman ang inyong inihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyong bautismong, ang bautismong ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopang aking iinuman ay iinuman nga ninyo at babautismuan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ayan. Eh ano ba yung bautismo na tinutukoy ni Jesus Christ? Ayan. Dito po sa Roma. Ayan. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Sa tres po, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuan kay Kristo Jesus ay nabautismuan sa kanyang kamatayan? O, ayan. Yun po yung binabanggit na bautismo sa kanyang kamatayan. Therefore, yun po ang ginamit ni Pilipe na pambautismo doon sa mga taga-Samaria. Ayan. Nandyan din po ang aking mahal na kapatid dyan sa Himamaylan, Negros Occidental. Warren Balihera Cueva, si Warren. Good evening, Brother Vincent, Himamaylan City, Paris Station, watching you live. Yan, kamusta kayo dyan sa mga taga Himamaylan City, Paris Station? Shout out kayo lahat dyan. Ayan. At kamusta kayo lahat dyan? Yun lang. Sige, patuloy tayo. Yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, yun ang ginamit ni Pilipe na pambautismo. Isang bautismo na lang yun. Ang ginamit po niyang bautismo doon, bautismo po sa pangalan ni Jesus Christ. Ayan, at dito nga po, na sinabi natin, na akala niya siguro, makapunto siya sa atin, na sinabi natin na hindi na maautorisado si Pilipe, kasi ano siya eh, diakono, sabi nga na, diakono, isang Helenista o na isa po siyang katulong, ano po, katuwang sa pangangaral, sa pag-aasikaso ng iglesia. Ayan. Ngayon, ang akala niya, nakapuntos niya sa atin. Eh, meron kang assignment uli na hindi mo pa sinasagot. Bakit hindi dumating ang Holy Spirit sa mga taga-Samaria nung mabautismuan sila ni Pilipe? Tandaan natin, 11 silang inutusan. Kinakailangan, hayaan natin na ma-exercise ng mga apostol ang kailang trabaho para magbautismo. O, tinan nyo. Nung pinuntahan siya ni Pedro at saka ni Juan, yung mga taga-Samaria, o yun, ipinalangin sila. Ayun, dumating ang Holy Spirit na kumpleto na. O, ano ngayon ang sagot mo dyan? Wala ka pa rin sagot sa assignment mo na yan. Kung bakit walang dumating na Holy Spirit? Yan, kasi nga po, hindi basta-basta yung pagbabautismo na pag-utusan po may ang mga alagad po ni Jesus Christ, natatangi po yung 12 alagad, 11 na sila. Yun po yung inutusan doon. Ngayon, magdadagdag ka na naman ng salita sa Mateo 28:19, gagawing mga alagad. Hello, walang tubig dyan. Pangalan pa rin ng Panginoong Diyos ang gagamitin pang bautismo. Hello, baliktad ang pangyayari nito eh. May tanong lang ako sa mga bumbero. Kapag babahay ay nasunog, naging uling bahay pa rin. Naalala ko 'yan eh. Sagot ng ano 'yun eh, sagot po 'yan ng ano eh, naalala ko ngayon. Isagot 'yan ng hindi makasagot. Siyempre. Pag nasunog ang bahay, ayan. Nasunog ang bahay ay nasunog, naging uling, bahay pa rin ba? Hindi na po bahay. Naging uling na nga eh. Ay, nako. Yan ang sagot ng hindi marunong sumagot. Nabigla siguro siya doon sa tanong ni Brad, ano? Ni Brother Bert yata yan. Tanong sa kanya. Yan po ang palatandaan eh. Andiyan na po si Kevin Valentin Sawak. Ayan, kapwa ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay. Kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Good evening po, Brother Vincent. Watching here, Saudi Arabia, at sa mga kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan, magandang gabi po at maligayang pakikinig at panunood po sa programang Mga Tinig sa Ilang Bible News Now. Tayo po ay tagapaghatid po ng magandang balita na nakasulat sa Biblia.
ang ating paksa mamaya, tandaan po natin kung bakit nabautismuhan si Jesus Christ sa tubig. Binautismuhan siya ni Juan Bautista sa tubig. At bakit ilog ng Jordan? Ayan, bakit ilog ng Jordan? Eh, meron namang Galilea, Sea of Galilee. Meron naman po sa Judea, meron doon sa Salim at saka Inon. May ubo po kasi ako. Nakapakamot mo. Alam mo, disaster po yung sagot na yun eh. Brother Michael Bambitoy, tawag yan disaster. Alam niyo po yung ano? Panood po ba kayo ng pelikula ni Mr. Bean? Kapag siya po ay kumilos eh, talagang disaster ang nagaganap. Alam niyo, sagot niya dyan ni Pastor Jacob Santos? Disaster yun. Saan ka ba naman makakita? Nasunog na ang bahay, bahay pa rin. Wow! Naging uling lang daw. Di uling nga. Disaster. Okay. Balik tayo. Yun nga po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, basahin natin uli itong Lucas 12:50. Ayan. Ito po ang ating mababasa. May isang bautismo. Ayan, may isang bautismo na dapat kong danasin. At ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. So, sinagot niya dyan, hindi tubig. So, tama, hindi tubig. Ayan. Hindi pala tubig. Bakit nilagyan mo ng tubig? Ah, Pastor Jacob Santos. Bakit nilagyan mo ng tubig ang Gawa 8:12? Basahin natin uli. Ang Gawa 8:12. Ito po ang nakasulat. Datapwat nang magsipaniwala sila kay Pilipe na nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo ay nangagbautismuhan ang mga lalaki at mga babae. Bakit nilagyan mo ng tubig yan? Ha? Maliwanag na nagdadagdag sa ng salita. Ang sabi ng Biblia dyan, sinungaling. Ayan, hindi ka natatakot sa Diyos, Pastor Jacob Santos. Tawag sa'yo dyan, sinungaling, kasi nagdadagdag ka ng tubig. Eh, hindi naman pala tubig yung Lucas 12:50 eh. Eh, bakit dito nilagyan mo ng tubig? Eh, ano ba ibig sabihin? Meron pong nakasulat doon, isang bautismo. Ngayon, ano ba yung isang bautismo na yan? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, meron kasing nakasulat eh, sa Epeso. Yan, isa din po yung sa kanyang ano, sa 4 at ang talata po ay, sa 4 na rin po. 4, kapitulo 4 at ang talata po ay 4 hanggang 5 o hanggang 6 na. May iisang katawan at iisang espiritu. Kung paanong may iisang pag-asa na may na para doon ay may itinatawag na Diyos, may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay igil sa lahat, kumikilo sa lahat, at nanatili sa lahat. Iisang bautismo. Ayan. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Yan po